Sobrang nag-enjoy ako sa lahat ng food na kinain ko today. At ang sarap din itong boiled egg toppings. Meron pa akong dessert na strawberry coated with chocolate at meron din akong chocolate drink. 2 meals a day lang ako, so ito yung first meal ko. Napakasarap nitong chicken pero napakadali din lang niyang i-prepare. Marinated for 2 hours lang to sa asin, paminta at Spanish paprika. At ang isa sa nagpasarap dito ay itong favorite kong Parmesan cheese. Nag-spray ako ng coconut oil para mas masarap at manuot yung lasa. After 15 minutes sa air fryer at 160 degrees Celsius, ganito na siya. So binaliktad ko lang siya tapos lalagyan ko ulit siya ng coconut oil. Tapos iluluto natin ulit 160 degrees Celsius at 15 minutes. Tapos ito na siya. So iluluto na lang ulit natin to ng 5 minutes sa 180 degrees Celsius. At ito na siya. Perfect na. Juicy, malambot, at perfect pati yung loob. Wala kang makikitang dugo. Tapos nagprepare lang ako ng Japanese cucumber na kapartner nito. Tapos nagtimpla lang ako ng black coffee na hinaluan ko ng onting all-purpose cream ginamitan ng coffee frother para mas foamy. Ilang beses kayong nagkakape sa isang araw? At dahil may mga natitira pa akong strawberries sa ref at mukhang pagod na sila, kailangan kainin ko na tong mga to ngayon. So hinugasan ko lang silang maigi tapos papatuyuin. After mahugasan, mukha pa naman pala silang fresh. Gagamit ako ng 90% Lindt dark chocolate para i-coat tong mga strawberries. So ang gagawin ko lang ay gagamit ako ng ramekin, lalagyan ko ng bagong kulong tubig, 2 slice bar lang ng chocolate yung ilalagay ko, tapos tatakpan ko to for 3 minutes. After 3 minutes, ganito na siya, so hindi pa masyadong nalulusaw yung nasa ibabaw na chocolate bar. Nilagyan ko na lang ng panibagong-bagong kulong tubig, tapos hahalu-haluin ko na lang hanggang sa malusaw. Tapos lalagyan ko rin to ng 1 teaspoon na coconut oil. Haluing maigi, tapos ready to coat na yung ating strawberries. At dahil first time ko nagawin to, napakarami kong kapalpakan na nagawa. Pero okay lang yan, so tuloy-tuloy lang tayo. Meron ding natira na chocolate sauce, so gagawin ko na lang to na hot chocolate drink. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung ibang strawberries na hulog ko sa chocolate sauce. At dahil meron pa akong natitira na parang baked sushi na ginawa natin sa ating last video, magpapainit ako ng konti nito at ito yung ilalagay natin as egg toppings. Para sa ating second meal, magpre-prepare lang ako ng 1 boiled egg tapos lalagyan natin ng toppings. At natutuwa ako sa kinalabasan nito kasi para talaga akong gumawa ng toppings ng boiled egg perfect. At dahil meron pa akong natitira na 4 air fried chicken sa aking first meal, ito ulit yung kakainin ko ngayong second meal. Partner ng ating boiled egg with toppings at nag-slice lang ako ng cherry tomatoes at ng lettuce. At ito na yung second meal ko. Bawal mag-aksaya ng pagkain kaya yung mga niluluto mo within the day as much as possible, nauubos mo siya. Or kung may tira, make sure nakakainin mo siya sa mga susunod na araw. Maging madiskarte lang sa pag-prepare ng food para hindi maumay. Hindi naman halata na na-enjoy ko masyado yung second meal ko. At ito na yung tirang chocolate sauce. Kanina nilagyan ko lang siya ng mainit na tubig. At gagamitin na naman natin yung coffee frother para perfect yung pagkakahalo ng ating chocolate drink. At syempre ilalabas na natin yung ating dessert. After kong gawin, nilagay ko sa ref, nagprepare ako ng food, kumain ako, so hindi ko alam kung ilang minutes to sa ref. At mukha namang maayos yung kinalabasan niya kahit napakarami kong kapalpakan na nagawa kanina. Sa buong araw, onti lang yung total net carbs na nakonsum ko, so deserve ko talaga tong dessert. Napakasarap at sobrang ni-enjoy ko yung food ko today, maliban lang sa mga nakatambak na hugasin. For today, low calories food muna tayo pambawi sa cheat day.
Team sunny side up ka ba or team boiled egg? Comment down below. Sa ating breakfast or brunch, gagamit tayo ng green peas. Pwede naman to sa keto or low carb diet, basta in moderation. Tinanggal lang natin yung magkabilang dulo ng green peas. For this meal, dalawang sunny side up na itlog yung gagawin natin. So, nagpainit lang ako ng butter, tapos nilagyan ko ng onting olive oil. Pagkalagay ng itlog, tatakpan lang natin to. Tapos, depende na lang sa gusto mong luto. Mas gusto ko yung ganito, malasado. Tapos, ipiprito din natin yung isang itlog. Kung ayaw mo yung kanina na runny talaga yung egg yolk niya, masyadong malasado, pwede mo itong gawin, baliktarin mo lang siya para maluto yung ibabaw, para hindi ganun karani yung egg yolk niya, pero malasado pa rin. At para tipid sa hugasin, on the same pan, igigisa din lang natin yung ating green peas. At para sa ating seasoning, madalas ang nilalagay ko lang ay Himalayan salt at saka paminta. Lahat ng ginamit natin na ingredients dito ay low calories. Minsan, yung mga nagki-keto or low-carb diet, naglo-low calories din sila. Pero ginagawa lang nila to kapag nahihirapan silang pababain yung timbang nila. Sa keto or low-carb diet kasi hindi mo naman kailangan mag-count ng calories. Susundin mo lang yung macros and okay ka na. Perfect sa akin yung ganitong itlog at madalas ito yung piniprito ko, runny yung egg yolk. At para sa ating second meal, perfect tong Japanese cucumber. Mas gusto ko tong Japanese cucumber kaya lang medyo pricey siya or mas mahal siya compared dun sa mga regular cucumber na nabibili natin sa palengke. Napakalutong kasi nito compared dun sa regular na cucumber. Pwede mo tong hiwain ng pabilog or pwede din nung kaninang ginawa natin na pahaba. At lalagyan din natin to ng cherry tomatoes. Ang Japanese cucumber, bukod sa low calories siya, mababa din yung net carbs niyan. Cherry tomatoes, mababa din ang calories niyan. At dalawang nilagang itlog. Siyempre, mas mababa ang calories ng nilagang itlog kumpara dun sa pinrito natin kanina. Kasi nilagyan natin yun ng butter at ng mantika na medyo mataas sa calories. For seasoning, mas masarap kung lalagyan mo ng Parmesan cheese yung ating Japanese cucumber. Tapos regular na salt lang o kaya Himalayan salt at ang paborito nating nilalagay na paminta. Napaka-refreshing ng dish na to kasi napakalutong ng cucumber. Dahil mas mura ang chicken kaysa sa pork, bumili ulit ako ng chicken sa supermarket. At 7 piraso lang to ng manok na adobo cut pero halos 132 pesos na siya. Mura pa rin kumpara sa baboy. 5 piraso lang yung sa akin dito kasi yung malalaman na part na 2 piraso ay para sa aking mga fur babies na si Ali at Chichi. Mamarinate ko lang to sa asin, paminta at Spanish paprika. Hahalu-haluin ko lang to, lalagyan ng seasoning hanggang sa ma-coat lahat ng part ng chicken. Pwede mo tong i-marinate ng 4 hours or mas masarap siya kung overnight. At minarinate ko siya ng overnight. So ito na yung itsura niya. Luluto natin to sa air fryer ng mga 40 minutes. Igi-grease natin siya ng coconut oil para mas manuot yung lasa. At napakadali nitong lutuin sa air fryer. Yung first 15 minutes, ilalagay mo lang yung air fryer sa 160 degrees Celsius. After 15 minutes, ganito na yung itsura niya. Babaliktarin mo siya ulit, igigrease mo ulit siya ng coconut oil, tapos iluluto mo ulit ng another 15 minutes, the same degrees Celsius, 160. Mahigit isang taon ko nang ginagamit tong air fryer ko, kaya sulit na yung pinambili ko. After total of 30 minutes, ganito na yung itsura niya. So, ang gagawin natin ay babalik ka rin ulit natin to, igigrease ulit ng coconut oil, tapos iluluto na lang ng 5 minutes sa 200 degrees Celsius. Dahil sobrang daling gamitin tong air fryer, pwede mo nang iluto yung mani habang inaantay mo na maluto yung chicken. At after 5 minutes, ito na siya, napakasarap. Mas maganda na ikaw mismo yung magluto ng mani kasi madalas yung mantika na ginagamit nila sa pagluluto ay hindi naman coconut oil.
Madali lang naman magluto ng adobong mani o kaya yung pritong mani. So kung gusto nyong malaman kung paano ko to niluto, comment down below para isi-share ko sa susunod. Kapartner ng chicken, nagprito din ako ng isang itlog. At since nagluto tayo ng mani, isasabay na rin natin to sa ating meal. Medyo mataas ang carbs ng mani, kaya yung 15 pieces, okay na yan. At para sa ating good source of fat, isang maliit na avocado. Sana all year round ang avocado para lagi tayong may avocado sa plate. For this meal, dalawang chicken lang na pin-repair natin kanina yung gagamitin natin. Para sa added color, maghihiwa tayo ng cherry tomatoes. Asin, paminta at parmesan cheese para sa ating seasoning. At ganun-ganun lang, ready na yung napakasarap na meal natin. Ano yung food nyo today? Share nyo naman sa comment section. To complete the meal, regular black coffee lang tayo. Isang sachet lang ng Nescafe Pure Black Coffee. At mukhang syala-syala yung meal natin. Akala mo nag-order ka sa restaurant, pero sa totoo, mura lang naman talaga yung presyo nito. For more easy and affordable keto low-carb recipes, follow nyo lang ako dito sa ating Facebook channel, sa ating Instagram, at sa ating YouTube channel. Bueno, bon appetit! Para naman sa ating second meal, gagawa tayo ng salad. Kuhain lang natin tong ating chicken, syempre tatanggalin natin yung mga buto. At ganito na karami yung dalawang pirasong chicken, so ilalagay ko lang to sa ibabaw ng aking cucumber. Tapos maglalagay din ako ng nilagang itlog. Isang piraso lang yung nilagay ko at hiniwa-hiwa ko lang to, tapos ilalagay ko din siya ulit sa ibabaw ng aking salad. For added color, naghiwa din ako ng cherry tomatoes. At syempre, ilalagay na natin yung mani. 15 pieces lang yung ilalagay ko kasi in moderation lang ito sa keto or low carb diet. At syempre, pagkatapos nito, kailangan natin gumawa ng salad dressing. Simple lang yung gagawin natin. Maglalagay lang ako ng minced na toasted garlic, tapos lalagyan ko ito ng olive oil. Pwede kang maglagay ng 1 to 2 tablespoon ng olive oil, depende na lang sa pangangailangan mo ng fat kung ikaw ay nasa keto diet. At pwede kang maglagay ng lemon juice o kaya apple cider vinegar. So apple cider vinegar yung nilagay ko dito, pero onti lang yung ilalagay ko kasi yung nilagay kong olive oil kanina is 1 tablespoon lang. So, ganyan lang karami yung nilagay kong apple cider vinegar, hinalo-halo lang natin yung dressing tapos ibubuhos na natin. Ready na ang ating salad, pero mas masarap kung lalagyan mo pa siya ng parmesan cheese. Favorite ko na tong parmesan cheese na to at zero carbohydrates yan. So, ganun-ganun lang, ready na kaagad yung ating napakasarap na salad. Napakarami ko nang nagawang salad dito sa ating channel, pero ito na yung pinaka-favorite kong low-carb keto salad. Dahil malapit na akong magkaroon ng pakpak na manok sa kauulam ng chicken, bumili naman ako ng pork chop ngayon. Hinugasan ko lang to at pupunasan ng tissue. Lalagyan ko lang ng asin, paminta, Spanish paprika at parmesan cheese. Babalik ta rin tapos lalagyan ulit yung kabila. Imamarinate ko lang to ng 2 to 4 hours. Dahil mahal ang mantika, iluluto lang natin to sa air fryer. After 2 hours, ito na siya. So lalagyan ko lang siya ng coconut oil. At dahil manipis lang naman tong pork chop, iluluto lang natin to ng 15 minutes at 160 degrees Celsius. After 15 minutes, babalik ta rin natin siya, lalagyan ulit natin ng coconut oil, tapos iluluto natin ulit ng 15 minutes at 160 degrees Celsius. So ang total time ng pagluluto natin ay 30 minutes lang. At habang inaantay natin siyang maluto, ilalaga lang natin tong okra na 10 pesos lang yung bili ko. Ilalaga lang natin to ng 3 to 4 minutes para half cook lang siya at mas masarap siya kapag ganon. Pwede mo rin tong tusukin ng tinidor para sure ka na kung malambot na nga siya. After total of 30 minutes cooking, ready na yung ating pork chop. At sa halagang halos 97 pesos, mayroon ka ng dalawang pirasong pork chop. At ready na ang ating first meal. Siyempre, nilagyan natin to ng nilagang itlog at onting kamatis. Low carb, low calories at alam naman natin na talagang masustansya ang okra. At para sa ating sawsawan, patis, suka at onting sili.
Mas bet ko sana ang bagoong isda na sausawan kaso naubusan na ako ng bagoong isda pero napakasarap pa rin ng sausawan na to. Kain po tayo! At mayroong nagpadala sa akin ng ketogenic coffee blend. Sobrang bango at sobrang sarap ng cold brew coffee na to. At mura lang siya sa halagang 49 pesos, mayroon na siyang dalawang bag. Madali lang siyang i-prepare. Yung isang bag, lalagyan mo lang siya ng 250 ml water. Tapos ilalagay mo sa ref ng 24 hours. After 24 hours, ganito na siya. Tatanggalin mo lang yung bag, tapos ready na yan. Mas masarap to kung mayroon kang isang baso na punong-puno ng ice at ibubuhos mo lang yung kape. Ganun-ganun lang at ready na siya. Pero mas masarap kung lalagyan mo ng isang kutsara na all-purpose cream, isang sachet ng Equal Gold, tapos lalagyan mo ng onting mainit na tubig. Halu-haluin mo lang yan or pwede kang gumamit ng coffee frother. Tapos ibubuhos mo lang dun sa coffee at promise, napakasarap niya. Kung gusto nyong itry, ilalagay ko na lang yung link sa comment section kasi meron din silang Shopee store. At para naman sa aking second meal, kasi 2 meals a day lang ako, ang ipiprepare naman natin ay sayote kasi mura lang, 10 pesos lang to. Igigrate ko na lang siya kasi mas mabilis tong process na to kaysa hiwa-hiwain ko siya ng maliliit. Tapos, pipigain ko siya para matanggal yung water na excess. Pwede rin namang hindi na pigain. At ito na yung isang perasong sayote. Napakarami na niya. So, igigisa-gisa ko lang to. Lalagyan ko ng bawang sibuyas. At kapag malambot na yung bawang at sibuyas, igigisa-gisa ko na yung sayote. Siyempre, for seasoning, lalagyan ko lang to ng asin, paminta, at lalagyan ko siya ng turmeric powder para mas malasa. At siyempre, mas masustansya kapag mayroong turmeric powder. Hahalu-haluin lang yan, tapos okay na siya, at magpiprito na rin ako ng isang itlog. Ganun lang kadali at ready na kaagad yung aking second meal. So for today, yung kinain natin ng buong araw ay below 20 net carbs lang. On a daily basis, kung gusto mong mag-stick sa below 20 net carbs, check mo lang yung mga previous videos ko kasi meron na akong nagawa ng mga videos na ganon. Ang sasarap ng mga kinain natin pero below 150 pesos lang yung total ng nagastos natin today. Medyo social tong ating keto low-carb meals for today. Bagay na bagay to sa mga social at sa mga pasosyal. Charot. Pero sa totoo lang, mura lang yung budget natin. Dahil galing tayo ng Baguio, mayroon tayong pa-spinach, pa-french beans, mayroon tayong onting carrot, at i-slice lang natin tong cherry tomatoes. Gagamitin natin tong favorite non-stick pan natin. Ilalagay ko yung link below sa mga nagtatanong pa rin. So, naglagay lang tayo ng butter at onting olive oil, tapos sauté lang natin tong spinach leaves. Dahil mabilis lang tong maluto, gagamitin natin yung same pan. Maglalagay ulit tayo ng butter at onting coconut oil at igigisa-gisa lang din natin tong french beans at ang ating carrot. Pwede mo rin isama sa gisa-gisa tong cherry tomatoes or pwedeng wag na lang. Sa seasoning, asin at paminta lang yung nilagay natin. At bilang panauhing pandangal, mayroon tayong pa-spare ribs. At pasensya na po kasi hindi ko po maituturo sa ngayon kung paano lutuin itong spare ribs kasi ito ay isang malupit kong sekreto. Joke lang po yun. Sa totoo lang, hindi ko po ito niluto kasi ito ay binili ko rin sa Baguio. At pinainit lang natin to sa air fryer. At lalagyan lang natin siya ng minced garlic. So good taste ko to binili, napakasarap at napakalambot. May kasamang gulay at may kasama ring kanin sa halagang 190 pesos lang. Siyempre, i-dispatcha mo na lang yung kanin. Show me nang hindi mo sinasabi na galing ka sa Baguio. Siyempre, mayroon tayong fresh strawberries. At mayroon din akong nabiling organic local na blueberries. For dessert, kung kaya pa ng tiyan mo, lalagyan lang natin tong fresh strawberries at saka blueberries ng cream cheese. Pwedeng i-dip mo lang tong strawberries at itong blueberries at masarap na siya. At kung marami ka namang oras, pwede mong slice tong mga strawberries tapos lagyan mo on top ng cream cheese. Siyempre, ilalagyan mo na lang sa gitna yung blueberries for plating. Ang sarap at very refreshing, lalo na kung hindi ka nakakatikim lagi tulad ko ng strawberries at ng blueberries. Ang mahal naman kasi.
Pero kung tinatamad ka, pwede naman na slice-slice mo lang yung strawberries, lagyan mo ng blueberries, tapos lagyan mo ng cream cheese. At dahil hindi natin naubos yung spare ribs, kasama ulit siya sa ating second meal. Hahaluan lang natin siya ng nilagang itlog at slices ng avocado. Mura lang yung avocado sa Baguio compared dito sa Manila at nakakatuwa na may mga ganitong sizes, maliliit lang, good for one meal. So, kukutsarahin lang natin yung ating avocado tapos islice natin siya for plating. For seasoning, maglalagay lang tayo ng salt and pepper at pwede mong ilagay on top sa avocado yung ginamit natin kanina na cream cheese or pwede kang gumamit ng parmesan grated cheese. Masarap din talaga siya, promise. Kung wala ka namang spare ribs, okay lang yan. Pwede naman na air fried chicken or pork belly yung isama mo. O diba, lakas maka-restaurant yung plating natin at gagamit naman ako ngayon ng drip coffee since maaga yung dinner ko. Minsan 5 p.m. or 6 p.m. yung dinner ko, kaya kapag maaga yung dinner ko, okay lang na nagkakape pa ako. Nagustuhan ko ang drip coffee kasi masarap, mabango, tapos madali lang siyang i-prepare. Para sa itong first slice, say ah! Pumunta ako sa palengke at sa grocery ngayong araw at ito na lang yung natitira sa 500 ko, mahigit 8 pesos na lang. At ito yung mga napamili ko sa palengke, 4 na itlog, 7 pesos ang isa. Bumili din ako ng pechay bagyo at kalahati lang ng repolyo. Ang total nitong napamili ko sa palengke ay 97 pesos. Nakabili din ako ng 4 na peraso ng kamatis, pechay at onting baguio beans na gagamitin ko mamaya para sa nilagang baboy. At ito naman yung napamili ko sa supermarket. Karne ng baboy na pre-cut na almost 115 pesos. And the rest ay puro chicken na kasi mas mura. Tulad nito, drumstick. Ia-adobo ko lang yan. Bumili din ako ng chicken breast para sa aking mga alaga. At more chicken, ito gagawin ko namang chicken inasal. Good for 3 to 4 days na itong mga napamili ko. So, ito na lahat yung napamili ko. Kayo ba, magkano yung budget nyo for 3 to 4 days or for a week? At ang food for today, maglalaga lang tayo ng baboy. At napakaraming taba ng baboy, kaya sineparate ko na lang, gagawin ko na lang na oil. Madalas, ginigisa ko muna itong baboy bago ko pakuluan. Pero pag tinatamad ako tulad ngayon, diretso na, papakuluan ko na siya kaagad. At pagkakulo, tatanggalin ko lang yung mga bula sa ibabaw, tapos lalagyan ko ng patis. Lalagyan ko na rin ng paminta at lalagyan ko din ng sibuyas at hahayaan ko lang to na kumulo hanggang sa lumambot yung baboy. After 45 minutes, malambot na yung baboy kaya ilalagay ko na yung mga gulay. Pagdating sa gulay, gusto ko half cook lang, so papakuluan ko lang ng 1 minuto itong repolyo at ang baguio beans. Basta make sure lang na nakalubog siya dun sa sabaw para mas masarap siya. Tapos tatakpan at hahayaang kumulo lang ng 1 minute. At after 1 minute, ilalagay ko na yung natitirang gulay. At since mabilis lang naman maluto itong pechay, papakuluan ko lang to ng 45 seconds. At maglalagay din ako ng 2 nilagang itlog. At ito na yung pagkain ko ngayong buong araw. Ibig sabihin, 2 beses akong kakain, so good for 2 meals na to. Ito yung first meal ko, kalahati nung karne, 1 nilagang itlog at yung gulay. At nilagay ko yung sabaw sa tasa kasi mas masarap higupin yung mainit na sabaw. Mamaya, pakukulaan ko ulit yung karne at yung sabaw at dadagdagan ko na lang ng gulay. Para hindi masayang yung sobrang taba ng baboy, gagawin natin siyang mantika. At napakadali lang itong gawin. May libre ka ng healthy at malasang mantika, meron ka pang chicharong baboy. Nugasan ko lang maigi yung taba ng baboy, tapos nilagay ko siya sa malinis na non-stick pan. Hahalu-haluin ko lang to ng 1 minuto, tapos tatakpan. Medyo alali lang tayo sa pagluluto nito kasi nanlalaban to, baka matalamsigan ka na mantika. At ito na siya, napakarami na kaagad yung mantika. Kapag medyo tahimik na siya, ibig sabihin okay na yan, so pinatay ko na rin yung apoy. Hahanguin ko na lang yung chicharon na masarap din siyang gawing merienda, tapos hahayaan ko lang siya na lumamig.
Tapos kapag okay na, pwede na siyang ilagay sa garapon. Napakaganda nung kulay ng mantika at sinala ko na rin siya para perfect na siyang ilagay sa garapon. At perfect tong mantika na to sa ating susunod na recipe na adobong puti. Bumili ako ng pork tips na mahigit kalahating kilo, halos 183 pesos. Masarap ang ganitong part ng baboy para gawing adobo. Lalagyan ko ng onting asin, tapos haluin para ma-mix maigi yung asin, tapos isiset aside. Sobrang dali lang ng recipe na to, pero napakasarap. Gagamit tayo ng kalahating garlic bulb, halos ganito karaming garlic cloves. At syempre, babalatan natin to at para hindi na tayo mahirapan sa paghiwa-hiwa, gagamit na lang tayo ng garlic mincer. Kung gusto mo ring mapadali yung buhay mo at hindi na maghiwa-hiwa ng bawang at sibuyas, ilalagay ko na lang yung link ng garlic mincer sa ating comment section. At ganito lang yung gagamitin natin na texture ng bawang. Syempre, gagamitin natin yung favorite nating electric multi-cooker. Ilalagay lang natin yung hinugasan nating part ng baboy. Tapos, ihalo na natin lahat yung mga ingredients. Ilalagay na natin yung bawang. Maglalagay din tayo dito ng paminta. Pwedeng durog, pwedeng buo. 6 na kutsarang suka, pwedeng apple cider vinegar, pwedeng regular suka tulad ng dato puti. Maglalagay din tayo ng 2 kutsarang patis. Tapos lalagyan natin ng 2 kutsara ng mantika ng baboy. Ito yung pinagprituhan natin ng chicharon sa ating previous video. Mabango ito at malasa at perfect dito sa ating recipe. Tapos tatakpan lang natin at iluluto lang natin in medium heat. Sa sobrang daling lutuin ito, hindi ka talaga magkakamali. Kapag kumulo na siya, hahalu-haluin mo lang to para pantay-pantay yung pagkakaluto ng karne. Pagkahalo, tatakpan ulit, tapos pag kumulo ulit, hahalu-haluin mo lang ulit. Adobong mistisa o adobong mistiso ang tawag dito. Or mas kilala sa tawag na adobong puti. In short, ang adobo na nag-glutathione. Dahil hindi lahat ng adobo ay tinotoyo tulad ng girlfriend mo o ng misis mo. At habang nagkukwentuhan tayo, ayan, onti na lang yung liquid dito sa ating adobo. At maiiwan na dyan yung mantika. At yan yung hinihintay natin. Ibig sabihin, pag ganito, malambot na rin yung karne. At kung hindi ka sure kung malambot na yung karne, kumuha ka lang ng kutsara o kaya ng tinidor at tusukin mo siya. At hahayaan lang natin to na maprito sa sarili niyang mantika. Perfect ang ganitong adobo sa mga nagda-diet ng keto or low-carb diet. Hindi kasi recommended ang toyo o kaya ang soy sauce sa keto or low-carb diet. Pero alam mo ba na mas mababa ang net carbs ng soy sauce kaysa coconut aminos? Pero dahil most soy products are GMO at ang excessive consumption nito ay pwedeng mag-result ng hormone imbalances kaya hindi siya recommended sa keto or low-carb diet. Pero yung mga iba na nasa dirty or low-carb keto diet, nagkoconsume pa rin sila in moderation. So ayun na nga, pinrito na natin siya sa sarili niyang mantika at yung itsura niya ay katakam-takam na. Pwede na natin itong hanguin, tapos yung natitirang mantika, pwede mong pagprituhan yan o kaya igisa mo dyan yung rice replacement mo. Napakabango nito, malambot at masarap. Pwedeng ang rice replacement mo ay sayote rice. Pwede mo rin siyang ihalo sa salad. Napakasarap din. Napansin mo ba na bukod sa masasarap ang mga low-carb recipes, napakadaling i-prepare ang mga ito at syempre masustansya. Ito yung papayat ka pero hindi ka magigilty kasi masustansya naman yung mga food na kinakain mo. Kung gusto mong pumayat, sabayan mo na rin to ng intermittent fasting. For more keto low-carb recipes and recommendations, subscribe to my channel and check my previous videos. Thank you for watching!